Maraming mga pamamaraan para tayo ay swertihin sa ating buhay. Lahat ng mga magulang ay nagnanais na maibigay ang isang masagana at maayos na pamumuhay sa kanilang mga anak. Ngunit minsan ay hindi natin maiwasan ang pagdating ng mga pagsubok. Kaya kung kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga ritual at mga pampaswerte at nagnanais na umangat ang iyong buhay at tuluyang yumaman at matupad ang iyong mga pangarap sa buhay, narito ang maaari mong gawin at gawin mo ito sa loob ng iyong tahanan. I-claim mo na agad sa iyong sarili na ito ay magkakaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon at ang iyong pamumuhay ay tuluyan ng magbabago. Maaari nyo itong gawin ng kahit na anong araw at kahit na anong oras. Kailangan po lamang na bago nyo ito simulan ay tahimik ang inyong paligid, walang galit at inggit sa inyong mga puso at positibo ang inyong pakiramdam na ang gagawin ninyong ritual o pampaswerte ay magkakaroon ng katuparan. Sa ritual na ito ay mangangailangan lamang po tayo ng cloves. Ang pinatuyong usbong ng clove ay ginagamit sa pagluluto, pagbe-bake at higit sa lahat bilang pampaswerte. Ang clove ay ginagamit bilang pamproteksyon, paglilinis ng enerhiya, panggagamot at pangkapalakas ng isipan. Ang gagawin niyo po lamang ay kumuha ng isang malinis na platito o kaya naman ay maliit na tasang babasagin at lagyan ito ng pinatuyong usbong ng clove sa pinakikitaan ng inyong tahanan upang masala ang lahat ng negatibong enerhiya at negative vibes na nasa loob ng inyong tahanan. Bago nyo ito gawin ay hawakan ang mga cloves, humiling at manalangin na sa pamamagitan ng mga cloves na ito, ang inyong buhay ay tuluyan ng mababago tungo sa kasaganaan. Maaari din kayong maglagay ng 3 piraso ng clove sa ilalim ng inyong unan. Ito ay makatutulong upang matanggal ang stress at magkaroon kayo ng mahimbing na pagtulog. Ang amoy o aroma nito ay mayroong calming effect sa nervous system dahil na rin sa sulfurous compound na sumisingaw mula dito. Muli pong paalaala na ito ay gabay lamang. Lahat ng pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng sipag-tiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Magpasalamat po tayo lagi sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, maliit man ito o malaki. At lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi, ay ang siyang mangyayari. Kaya't nakabubuting, maging positibo tayo palagi upang ang swerte ay tuluyan na nating mahatak sa ating mga buhay. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.